So, ang ating reading ngayong araw na to ay kinuha natin sa ating blended reading guide para sa mga nasa ibang lugar or hindi kasama sa Life Church. We are following the blended reading guide ng YouVersion. Meron itong Old and New Testament at you can find it sa YouVersion app sa inyong mga telepono. Pwede nyong i-download kung wala kayong Bible sa mga lugar na nandiyan, walang Bible. You can download it in your smartphones. At yung ating reading for today is Leviticus 11 and Leviticus 12. Hindi natin magagamit itong favorite kong Bible today, the Pinoy version, dahil New Testament lang ito. But our reading today is found in Leviticus 11. Pero bago ko basahin yung ating reading ngayong araw na to, ang title ng ating devotion for today is How to Be or Paano Ba? Paano ba maging banal? Or how to be you po. Di ba? How to be you, Lord. Kasi one of the words ni Lord na sinabi niya sa Leviticus is, be holy because I am holy. So I'd like to read the scripture na nakasulat sa Leviticus. I will read it sa version na Magandang Balita Bible. So ang sabi dito sa Leviticus 11, verse 44 hanggang verse 45. Ang sabi nito, panatilihin ninyong malinis ang inyong sarili sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay banal. Ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto upang maging Diyos nyo. Dapat kayong maging banal sapagkat ako'y banal. Now, gusto kong tingnan natin yung konteksto ng pinag-uusapan nila dito sa Leviticus. Nandito sa Leviticus yung, tawag dito, yung iba't ibang dapat nilang kainin at mga iba't ibang bagay na hindi nila dapat kainin. Nandito yung sinasabi ni Lord na marumi at kasuklam-suklam na mga bagay na hindi natin dapat kinakain. Lalo na sa panahon ng ECQ at panahon na may usapin na papahabain pa at baka humaba ang enhanced community quarantine. Ano ba ang mga bagay na dapat natin gagawin so that tayo ay maging banal? So, alam nyo ba sa lahat ng mga nanonood sa atin, ginawang madali ng ECQ yung utos ng Diyos na maging banal tayo. Pero paano nga ba maging banal? In the thesaurus sa Webster's Dictionary, ang ibig sabihin or yung synonym ng word na holy ay set apart or nakabukod, nakahiwalay. Ang challenge ng ating Panginoon sa kanyang salita is dapat maging bukod kayo or maging set apart kayo dahil ako mismo ay set apart. What is this? Gusto ko tingnan natin a few verses before sinabi ni Lord yun ha. Kasi meron siyang sinabi sa verse 13, Leviticus 11:13. Ang sabi dito, tungkol naman sa mga ibon, ang mga ito ang huwag ninyong kakainin sapagkat marurumi. Ulitin ko ha. Huwag daw kainin dahil marurumi ang agila, ang buhitre, ang mga agilang dagat, ang lawin at ang mga limbas at mga uri nito. Lahat ng uri ng uwak, ang ostrich, panggabing lawin, lawing dagat at mga kauri nito, lahat ng uri ng kwago, ibong maninisid ng isda at kwagong parang may sungay at ang pelikano, lahat ng uri ng tagak, ang tariktik, paniki at kabag. Sabi ni Lord, huwag daw kakainin ito dahil marumi. Sa isa pang version ng Bible, sa ang salita ng Diyos, ang sabi niya doon, iturin ninyong kasuklam-suklam ang mga ibon na ito. Now, meron mga, may mga rumors na yung COVID daw ay nanggaling sa isang grupo ng mga tao na kumakain ng paniki. Now, is this something na naging result because people are doing the things that God purposely asked us not to do? Hindi ba ito ang dahilan kung bakit ang sabi ng Panginoon, ibukod ninyo
ang audience ng Panginoon dito ay ang mga Israelites. Ang sabi ng Panginoon, ibukod ninyo, be holy because I am holy. Sa panahong ito, paano nga ba tayo magiging banal sa isip, sa salita at sa gawa? Maraming bagay ang nakikita natin sa ating mga news feeds, sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter. Maraming tao naglalabas ng iba't ibang saloobin nila. Marami silang reklamo, maraming mga kuro-kuro, maraming mga agam-agam, marami silang sinasabi. Pero paano ba natin mapapanatiling bukod ang ating sarili? I believe bilang mga mananampalataya, we should separate ourselves or we should set ourselves apart sa standard ng mundong ginagalawan natin. Huwag tayong makisawsaw sa mga bagay na hindi magdadagdag ng value sa atin. So I believe yung ECQ talaga gave us a platform to be holy. Kasi una, hindi mo nakakasalamuha yung mga taong regular mo nakakasalamuha. It is a time to be with your family. Especially ngayon, papalapit na tayo sa mahal na araw kung saan we can stay and we can have time with our family. Pero kung kasama mo nga ang pamilya mo, pero ikaw naman ay nandiyadyaan at parating nakatingin sa iyong Facebook account at lahat na lang ng mga kuro-kuro at mga sabi-sabi ay pinapatulan mo, baka this is the right time na ibukod natin yung ating sarili. Let's set ourselves apart. It may not be in the food that we eat, but it is what pinapasok natin sa ating isip, sa ating mata, at sa ating naririnig. Kasi hindi naman, sabi ng Biblia, hindi tayo nagko-contaminate ng ating kinakain, but what we let into our hearts and into our minds. Sabi nga ng Proverbs, be careful or guard your heart because out of it comes all the issues of life. So ngayong umagang ito, gusto kong tanungin ang bawat isa sa atin, paano nga ba tayo magiging banal? Paano nga ba tayo magiging set apart? Naway ibukod natin ang sarili natin sa mga bagay na naging normal na sa mundo at panahon natin ngayon. Ibukod natin ang ating sarili sa mga nakasanayan na hindi naglalapit sa atin sa Diyos o nadudumihan tayo sa isip, sa salita at sa gawa. Tandaan natin na ang buhay na nakabukod sa Diyos ay nakabakod. Ito ang kasiguraduhan ng mga sumusunod na utos ng Diyos sa Matthew 28:20. Ang sabi niya doon, that pagka ikaw ay sumunod, sabi niya sa Matthew 28:20, tandaan ninyo ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Naway sa ating pagbukod sa ating sarili, naway sa ating pag-enjoy. Let's enjoy our time with our family. Let's enjoy our time na meron tayong opportunity to dig deep into the Word of God. I-balance natin yung ating time that we spend in the Facebook or online or on the television. Let's balance it, especially ngayong Holy Week. And let's focus on God because God wants us to be holy. Gusto ng Panginoon na ibukod natin ang ating sarili. Ihiwalay natin ang ating sarili. Again, it's not just with the food that we eat, but what we allow to come into our ears, to our mind, and what we see. That contaminates us. So, yan po, I believe, is the way that can allow us to be holy as God is holy. So, yan po ang aking Devo share ngayong araw na to sa lahat ng nanonood sa atin ngayong umagang ito. At sa lahat ng mga naka-tune in sa replay at sa broadcast na to, or you're looking and watching this on YouTube, let's analyze and let's reflect on this. Let us be holy. Let us set ourselves apart so that maging sa katuparan yung pangako ng Panginoon sa atin sa Matthew 28:20 that says, surely I will be with you even to the ends of the age. Sa lahat na nanonood sa atin, either on live or on replay or sa ating uploaded versions of this, God bless you and my prayer is that you will experience the wonders and the bountiful blessing that God has for you. God bless you.